guys! Welcome back to my channel! Kayo po ba mga bossing ko ay hirap na hirap makaipon ng pera? Alam nyo po ba na maaaring meron lamang kayong dapat gawin para kayo ay agaran ay makapag-ipon ng maraming maraming pera? Lalo-lalo na ngayon po ay February pa lamang, napakalayo pa ng ating tatahakin ngayong taon na ito. Mas mainam, bago matapos ang taon na ito ay magkaroon kayo ng maraming maraming ipon. Ang video ito ay para po sa inyo. Gonna be a little something more. I've got a plan in mind, a special thing in store. The light bulb inside my head said, get up and play, 'cause you never feel this way. It's my lucky day. Kayo po ba mga bossing ko ay isa rin sa napakahirap mag-ipon ng pera? Alam nyo po ba na napakarami po mga pamamaraan para po tayo ay makaipon ng pera? Kagaya po ng lagi ko pong binabanggit sa video na lahat po ng mga problema natin pinagdadaanan ay may kanya-kanya po yung solusyon. Depende na lamang kung tamang pagkakagawa at perfectong sangkap ang inyo pong gagamitin at kayo po ay naniniwala sa mga ganitong pampaswerte. Ayan, meron po tao na kahit gano'ng kalaki ang nahahawakan nilang pera, ay parang dumadaan lang ito sa kanilang mga palad. Kumbaga, mabilis din itong nauubos dahil sila po ay may pagkagastador. At sinasabi po nila na kapag daw po ang guhit ng palad ay panay palabas na ganyan, yun daw po ay sinyales or pangitain na gastador daw po ang tao. Ayan. At ngayon, syempre, kaya po natin kontrolin yan sa pamamagitan ng perpektong sangkap at tamang pagkakagawa. Ngayon, ganito po, kailangan lamang natin ng tatlong pako. Ayan, bawal lamang po ipakita dito. Tatlong pako at kailangan natin ng holy water. Malamang naman ay meron kayong holy water sa inyo. Ngayon, kung wala po kayong holy water, kapag kayo po ay nagsimba, asimbahan, napakarami pong holy water. At meron din naman sa mall yung mga nagtitinda po ng mga rosary, Bible, magtingin-tingin po kayo dyan, magtanong-tanong, meron po dyang holy water. Ngayon, ang gagawin po natin mga bossing ko, ididip po natin ito or kaya ay ilalagay natin sa isang baso at lalagyan ito ng holy water. Hayaan nyo po ito na 1 week na nasa may altar ninyo. Inisigurado ko naman na kayo po ay may altar. Mga bossing, napaka-importante po sa isang tahanan na may maliit kang altar. At dyan ka po ay may nag-komento po sa akin kung paano daw po kung saan haharap. Ang altar naman ay kahit saan po yan, pero ang pinakamainam po niyan ay sa may silangan. Sa silangan nakaharap at syempre doon ka na rin po mananalangin sa may silangan. Syempre doon po yung nakaharap eh. Kumbaga nandun siya nakalagay pagkatapos ikaw nakapanalangin na ganyan sa may silangan. Pero yung po namang mga ganyan kahit saan ka nga, kagaya na lagi ko pong sinishare sa inyo, kahit nasaan ka man pwede ka pong manalangin sa mala Panginoon. At ganoon din po yung pwesto ng ating altar kahit saan po yan. Pero yun nga po ang pinakamainam, nandun siya nakalagay at doon ka mananalangin sa may silangan kasi doon siya nakalagay, doon siya nakapwesto. Bale, ang nakaharap siya sa may kanluran pero ikaw ay nakaharap sa may silangan kapag nananalangin. Pero lagi niyo po tatandaan, kagaya na lagi ko po rin binabanggit, kahit nasaan ka man, basat mula sa inyong puso ang panalangin, kayo po ay didinggin ng mahal na Panginoon. Ayan. Kahit yan naman yung nasa kanluran, mahal na Panginoon naman ang tinatawag mo at hindi ka naman gumagawa ng kung anuman. Kasi po, sa totoo po niyan, ang kanan po natin ay laging sa may silangan. Yan po yung mga kabutihan. At ang kaliwa, dyan po yung mga kasamaan, dyan po yung mga panalangin na ano. Pero hindi ko po yan tuturo sa inyo. At kung sino man po ang mga may alam ng kanan, malamang, matik po yan, may alam po yan ng kaliwa. Kaya lang, hindi ko ituturo. Hindi po yan maganda at dyan po ay may balik din. At ganito po, mga bossing, ay dito na. 1 week nyo po yan na ibababad ng, sa may altar po ninyo. At pagkatapos po nito, ay magbilad din po kayo, sabayan nyo rin po ng pagbibilad ng balat ng luya. Kasi epektibo po yan yung balat ng luya. At budbudan mo ito ng asin. At pagkatapos po mga bossing, pagtapos ng isang linggo rin ng pagbibilad, ang pagbibilad naman po mga bossing ko ay 6:37 at pwede po ito hanggang alas 12 kasi kailangan po natin talagang matuyo yung balat po ng luya. Ngayon, hanggang alas 12 lamang kasi sa pagdating na alas 5, hapon na po yan. Kaya hindi po yung kagandahan sa may pagdating ng ganyan. Hanggang alas 12 lamang para kasi pag hanggang alas 8,
Alam niyo naman po, hindi siya ganun katindi yung sikat ng araw hanggang alas 8. At hanggang alas 12 na lang para medyo maano na yung araw, para mabilis po siyang matuyo. At pagkatapos, 7 araw na ganun, na kada alas 12, aahunin niyo na po siya. At pagkatapos, ilalagay niyo po siya sa isang papel. Ngayon, dito po muna sa papel na ito, ay mag-wish po kayo dito. Isulat nyo po muna yung date kung kailan nyo ito ginawa, tunay nyo pong pangalan, at ipilido. At pagkatapos, isulat nyo po dito na magkaroon kayo ng maraming ipon. At matupad lahat ang mga pangarap po ninyo sa inyong buhay. I-wish nyo na po lahat-lahat po dyan. At pagkatapos, pangalan po ninyo at signature sa pinakahuli ng inyong wishes. Tapos, doon nyo po ipatong itong ating pinatuyo na luya at ganoon din po ang 3 pirasong pako. At pagkatapos, ito po ay inyo pong tupiin yung papel. Lagyan nyo ito ng konting asin para po walang kumontra sa inyo pong mga ginagawang pampaswerte or sa inyo pong mga pinaniniwalaan. Basta, ito po mga bossing ko ay para lamang po sa taong labis na naniniwala sa mga ganitong pampaswerte. Kung kayo po mga bossing ay may alinlangan sa mga ganito, huwag nyo po itong tatangkaing gawin. Or kaya po, habang pinapanood nyo itong videong ito at parang kayo'y kinakabahan na parang gusto nyo siyang gawin, gawin nyo po siya. Hudyat na po yan na maaaring dito na po kayo makaipon ng pera or dito po kayo suswertihin. Ngunit kung kayo po'y may alinlangan, huwag tatangkaing gawin dahil ito po'y wa-effect din po sa inyo. At pagkatapos nyo pong tupiin po yan si papel, kung nasaan po ang inyo pong iniipong pera, doon nyo po siya ilalagay. Or kaya kung meron kayong libreta, kung saan nasaan man po siya, doon nyo rin ilalagay sa malapit doon sa ating pampaswerteng ito. Para yan po ay nakapix na, kumbaga, kaya may kasama po yan pako, para nakapix na po yan at hindi na po kayo yung tipo ba na masyadong magiging gastador na dumadaan lang sa inyong mga palad. Yan po ay, kumbaga, nakapix na at malabo na na magastos nyo pa. Para dumami na dumami ang inyong ipon. At yan po ay may holy water kasi para, di ba yung mga, bawa yung mga tukso na hindi naman natin ganun kailangan. Ayan, yun pa yung mga sobrang expensive na mga kung ano man po yung inyo pong ninanais. Kumbaga, makokontrol po kayo nito sa pamamagitan nito ay hindi po ninyo hahayaan na kayo po ay matukso sa mga anumang ganyang bagay. At ngayon, ganun nga din po yung pako. At ganun din po, syempre, anluya. Anluya po, yan po ay nakaka-attract ng money para dire-diretso yung flow. At pagkatapos, para magkaroon po kayo ng control. Ayan, yan po yung pinaka-perfectong sangkap. Kagaya po nabanggit ko, kailangan lamang po natin ng perfectong sangkap. Tamang pagkakagawa para lahat po ng ating mga pangarap ay mabilis pong matupad. Lahat ng mga problema natin ay hindi po natin tatambayan. Yan po yung pagdadaanan lamang natin. Basta mainam, tapos po ng isang linggo, sa isang linggo po, doon nyo po yun gagawin ha. Kasi syempre, halimbawa, nagsimula ka po ng pagbibilad ay Tuesday. Matatapos siya ng 7 araw ay Tuesday din po. Ngayon, doon nyo po yung gagawin sa may silangan, sa sinag ng araw. At think positive sa pamamagitan po niyan ay ikaw po ay makakaipunan ng maraming pera. Yun lang po guys, salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing!